klaseng ngiti yan? Food trip? Food trip? Nang ganitong oras? Ang lakas din ng trip mo eh. Sunog kasi yung sinaing ko eh. Nagsaing ka? Ganyan na itsura mo? Bis na bis ka? For change. O, sandali. Magpapaalam ako, ha? Ma? Ma, pa. Labas lang po ako sandali. Ha? Saan ka pupunta? Nag-iyapong kumain si Joseph, eh. O, basta anak. Sabihin mo, ha? Iatid ka pa uwi. Opo. Ingat ka. Ba't ganyan ang mukha mo, Papa? Hmm? Dati nang ganyan yan. Ikaw, ba't ganyan ang mukha mo? Ang ganda ko, di ba? Buti pinayagan ka ni Tito. Ba't ganyan tawa? Assuming, ha? Tito agad ang tawa. Bakit? Ano ba dapat? Ewan. Tsaka, bakit naman nila ako hindi papayagan? Eh, kakilala ka naman nila. Tsaka, kakain lang naman tayo, di ba? Wala lang. Hindi ko lang kasi sure kung ano criteria ng mga magulang para payagan lumabas yung mga anak nila. Sa bagay. Bakit ikaw ba? Kanino ko nagpapaalam sa inyo? Wala. Anytime naman pwede ako lumabas. Hindi lang talaga ako palalabas. Hindi na ako hinahanap sa amin pag matagal na akong hindi nakikita. Kapag hindi nila nararamdaman yung presence ko, madalas iniisip na lang nila na nasa kwarto na ako. Which is madalas, tama naman sila. Bakit nga pala biglaan tong yayam? May namiss lang akong pagkain. Actually, dito lang siya malapit sa area nyo. Kaya naisip ko, yayain kita. Teka, bakit parang inasyon mo namang lamonera ako? Bakit? Mahina ka ba kumain? Hindi naman din. Ako nga yung pambato ng mga magulang ko pag dumadayo kami sa mga pieste. Oo. Pag merong loryat, yung mga mag-anak ng papa ko, oy, ako umuubos nun. Suko yung relatives ko sa akin. Anak mo, hindi mo man lang sinabihan kung anong oras siya dapat umuwi. Basta sinabi mo lang umuwi. Papa, si Steffy tsaka si Joseph kakain. Nalimot mo na? Di ba nagpaalam si Steffy sa'yo? 130 over 100. Hmm? Sigurado ka? Oo. Alam mo, Papa, napakamalisyoso mo. Iba na ang panahon ngayon. Eh, ano naman kung gabi sila lumabas? Wala ka bang tiwala sa anak mo? Wala namang mali doon eh. Eh, di ba kasi nung panahon natin? Oo, mismo. Panahon natin. Noon yun. Luma na. Ano bang gusto mo? Yung anak mo magkaroon ng sariling oras sa umaga? Tandaan mo, umaga kumakayod ang anak mo. Hanapin mo nga siya sa cafe. Pretty sure wala siya doon. Tulungan mo pa rin ako maghanap. Why are you so agitated? Nag-SOS ba si Joseph? Andahin mo tanong eh, no? Di ba sinamahan mo ako para tulungan maghanap? Nope. I'm just so happy someone dragged me out of that stupid event. Aba, seryoso ka palang food trip, ah. Oo naman. Ano bang aya ko? So ano? G? G! G! Okay. Ikaw na. Thank you. What? Okay. Atak. Go! Thank you. Tama ka nga. Hindi pa ako nakakakain dito. Dito na ako lumaki niyan, ha? In fairness sa'yo. Hindi ko in-expect na kumakain ka pala dito. Oh, ano man? Favorite spot ko to nung college. Sobrang soul blagi sa sarap. Bakit? Ano ba yung na-expect mo? Well, sabihis mo kasi ngayon, oping-opi ka dito. Para kasi nga attend ng ASEAN conference eh.
Kukot ka pa. Huwag ba napansinin itong suot ko? Alam mo, mabuti pa. Kumain ka na lang. Okay. Okay. Ano? Masarap, diba? Very nice. Ah, hindi masarap. Ate Linda! Niyo, masarap, oh! Palisan na ka natin to! Hindi, kumuko ka talaga! Masarap nga! Tungako ka pa nga ako, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Yeah! Oo, oh, nga hindi ko makain, eh. Oo, oh, ako din, ako din, ako din. Question, bakit mo nilayasan yung event niyo? I hate parties. Especially yung tipong masyado magarbo. Tipong gusto lang patunayan ng mayamang host sa mayayaman niyang guests na mayaman talaga sila. I mean like, okay, we get it. You're rich. Ang dami sayang. Sayang na gastos? Oo, sayang sa gastos, sayang sa energy, sayang sa oras. Eh, hindi naman party as in party yung event niyo. Fundraising event yun. To be fair, maayos naman yung purpose ng party na yun. Pero minsan, hindi pantay yung garbo ng party sa sineselebrate eh. Alam mo, there was this one time, sinamahan ko si Ama sa party ng amiga niya. Sobrang daming guests. 7-course meal, may small orchestra pa. Hulaan mo yung okasyon. Parang malala ah. 100 days old na yung dalawang tuta niya. Nag-birthday yung mga aso? Sana joke lang. Pero totoo. Alam mo silang mayayaman. Gagawa at gagawa ng rason para magkaroon ng party. Silang mayayaman? Mayaman ka rin naman ah. Pamilya ko ang mayaman, hindi ako. Alam mo kung alam mo lang ilang beses ko pinagdadasal na sana simple at masaya ang buhay ko. Bakit? Ano ba ang simpleng buhay para sa'yo? Siguro yung tipong wala man sa'yo ang lahat, pero hindi mo naiisipin may kulang pa sa'yo. Ikaw, ano ba ang simpleng buhay para sa isang Steffy D? Hirap nga nung tanong, ha? Siguro yung malapit na lang din sa sagot mo. Mas madalas kang masaya kaysa malungkot. Simple. Parang ganito. Parang ganito. Sir Joseph, are you okay po? As per Ms. Jen, na-disseminate na po sa lahat ng concerned heads ang last-minute updates from our office. Well-informed na po ang lahat. Although Ms. Jen was asking po if you would still like a quick run-through of the updates before we begin. Matagal ko nang gustong makipaghiwalay kay Maggie. This is my wife, Maggie. Good evening. Paano mo matutulungan ang mga tao? May mga needs. Cristine? Cristine? Ma'am? Ano ulit? Kung gusto niyo pong mag-run through muna bago tayo mag-start? Bahala ka na, Steffy. Kaya mo na yan. Okay, ma'am. Of all of the general contractors whom we submitted the solicitation package to bid for the proposed project, the three lowest bidders are Omni Power Contractors, SBQ Alliance Contractors, and Orion Optra. Contractor 1 bids
the project at 400 million to be finished in 8 to 12 months. Contractor 2 bids at 500 million to be done in 6 to 8 months. And Contractor 3 bids the same price, 500 million pesos, in 7 to 9 months. All of them comply to the solicitation requirements and nearest to the approved agency estimate. Love it, love it, love it. Malamo ko lang na miserable yung buhay ni Cristine buong ng araw ko. Alam mo, kung nakita mo itsura niya kanina, kikiligin ka sa saya. I wish I was there to see it happen. It would have been so nice to see her sorry face. Ini-imagine ko pa lang kung anong itsura niya, kinikilig na ako sa tuwa. Don't do it, Cristine. Don't. Hello? Hello? Pwede ba kita makausap? Nang personal. Kung po pwede lang naman. Yes, I'm available. Nandito lang ako sa bahay ngayon. Okay, pupunta ako ngayon dyan. Are you okay, Cristine? Ano nangyari? Wala. Gusto lang kitang dalawin dito. Wanted to check if you're okay and see how you're doing. I appreciate you, Cristine, for checking on me. I'm doing fine. Sana ikaw din. I told you, I'm okay. Diba, sabi mo magkakampi tayo? You know you can trust me. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Anong naramdaman mo nung nalaman mo na may ibang babae si Ahia? Nasaktan. Betrayed, syempre. Pero ayoko na kasing balikan yon. Pag naiisip ko kasi, hindi ko alam kung ang naaalala ko is sakit o galit. I'm sorry. Let's not talk about it. It's okay, Cristine. Ano bang gusto mong sabihin? Did you feel more hurt or betrayed? Hurt for the most part. Definitely, sobrang sakit. Hindi mo alam kung ano ang una mong gagawin. Remember, alam mo kung anong ginawa ko para sa kapatid mo. At hindi ko lang yun ginawa para sa kanya, but also for my two boys. Sa tingin mo ba, mas mag-iiba ang effect ng pag-cheat sa'yo ni Ahia kung wala kayong mga anak? I don't know. Siguro, mas masakit kung wala kaming anak dahil mag-isa lang ako. Hindi mo lang alam ang pagmamahal ko kay Anton and kay Kenneth during those times. Pero, siguro mas magiging madali na hiwalayan ko siya kung wala kaming anak. Dahil wala akong iisipin kung hindi ang sarili ko lang. Elizabeth, kanino ka mas nagalit? Kay Ahia ba o sa babae niya? At first, sa sarili ko. Because I was thinking, anong klase akong babae kung hindi ko masatisfy ang sarili kong asawa para maghanap siya ng ibang babae. And at the same time, I can't blame that woman because hindi ko naman alam kung ang pakilala pala sa kanya ng asawa ko ay single. So, she's also a victim. But as I grew wiser, I realized I'm never to be blamed. I did everything to make him happy. Pati kayo. Kayo ng pamilya mo. Kahit pa pinagpalit niya ako sa asong kalye na yun. I appreciate your honesty, Elizabeth. Bakit mo natanong? Wala lang. Gusto ko lang malaman. Are you sure yun lang ang reason? You're home early. Kumain ka na ba? Yeah. Hey, mala. Walang party? I'm not in the mood.
Yan talaga mga problema sa mga taong laking kinakawa yung gusto nila. Madali silang magsawa. Dami naman sinabi, ma. O bakit? Ikaw ba hindi ka pa nagsasawa sa pangungulekta mo ng ano yun, mga yan? Of course not. Ito ang nagpapasaya sa akin. And it's an indication of how far I have reached. Impyerno kasi ang buhay ko noon, Jameson. Kapag mga punit na damit o kaya mga sirang sapatos, sinusuot ko pa rin yun. Pero ngayon, tingnan mo, we have everything that we want. Doesn't it mean na napunta ka lang sa ibang impyerno? Well, kung impyerno man ito, mas masarap pa rin ang kinakain ko dito kesa sa impyerno noon. Whatever. Babe, alam mo yung mga nakuha naming sales lady? Ang tatanga. Babe, I went here to distress. Tapos hindi mo naman ako papansinin. Jade, ano ba gusto mong gawin ko? I want to distress nga. Jade, office to, di ba? So kung gusto mo pala mag-distress, edi sana hindi ako yung pinuntahan mo. So where do you suggest I should go? I don't know. Mag-shopping ka, bumili ka ng mamahaling bag, waldasin mo lahat ang pera ng magulang mo. You know what? You're right. Dapat nga hindi na lang ikaw yung pinuntahan ko. Good. So, marami ba kayong natutunan kay Miss Myla nung tinuro niya kayo sa Monte Blanco? Yes po. Good. So, looking forward to see you again. Hey, you! Ma'am Jade. What do you think you're doing? Aren't you supposed to be in your desk working like what you're being paid for? Tinutur ko po ang scholars ng ACFT sa company. Kailan pa naging tourist attraction ng Gold Quest? Ma'am Jade, kasama po to sa... Hindi mo ba ako ipapakilala sa kanila? Sorry. Where are my manners? Guys, I'd like you to meet... Jade Lee, girlfriend ni Anton Chan, the future CEO. Hi po! Hello po. Hi. May kailangan po ba kayo sa akin, ma'am? Actually, flooded yung ladies' room. Pwede pakimop. Will you excuse her? Mabilis lang naman yung gagawin niya. Sure po. Ma'am Jade, hindi po kasama sa job description ko mag-mop ng toilet. Sorry. Ikaw kasi yung una ko nakitang pwedeng mag-mop. So pwede. Pakilinis na lang. Itatawag ko na lang po sa janitorial services. Steffy, I'm asking you to do it. Sa ang ladies room po ba? Siyempre sa executive ladies room. Mukha ba akong gumagamit ng ladies room nyo? So, shall I lead you there? No need, ma'am. Alam na po ng janitorial staff kung saan yun. I said, ikaw mag... Ma'am Jay, dapat po kasi hindi sa toilet bowl tinatapon ng sanitary napkins. Hindi naman po siguro kailangan ng scholarship para malaman yun, di ba? Ang sanitary napkins na ginagamit ng babaeng may period ay binabalot muna at itinatapon sa waste can. You don't just flush it down the toilet. Ginawa nyo na po yan the last time you were here. Alam ko po dahil narinig kong pinag-uusapan ng female janitors din po. So, common sense lang po. Madali naman po sigurong memoryahin yun, di po ba? Sige po, mauna na po kami. Have a nice day, ma'am. Dito tayo. Sir Joseph, may mga bibigay po ako sa inyong mga files.
kahit walang amaw. Joseph, where did you get this? From Monte Blanco. Auntie, it means nakasabwat din si Sir Armand. Katiwala ng angkong mo si Armand. Nandito na siya sa Gold Quest right at the very start. Ayoko man ding maniwala. Pero these evidence don't lie. Everyone is innocent until proven guilty, Joseph. Auntie, let me prove whether or not we could trust him. Gusto ko ng access sa books nila, Sir Armand. Alam mo ba gaano ka-insulting yan kay Armand kapag ginawa natin yan? Kung wala siyang tinatago, ano ba naman yung silipin natin yung books ng opisina niya, di ba? Anton is cheating. Niloloko niya ako. Anton is cheating? Opo, everyone in the office knows about their affair. Paano mo nalaman? I saw them. Yung girl, she works at Gold Quest. Her name is Stephanie D. Sigurado ka ba? Ama, hindi naman ako pupunta dito kung hindi ako nakakasiguro. Hindi alam ni Anton, pinagtatawanan siya ng mga tao. Dahil yung babae, harap-harapan siyang ginagamit. Don't worry, ayusin ko ito. Paano, Ama? Ayoko namang umabot pa to sa parents ko kasi alam mo no, naman... No, that won't be necessary. Huwag kang mag-alala, Jade. Magkakaayos din kayo ng apo ko. Sisiguraduhin ko na wala nang manggugulo sa inyo ni Anton. Thank you, Ama. Let's do this for Anton. Bawal itong tanggihan, ha? Para itong turn down mo ito sa akin kung sakali. Oo nga po, sir. Thank you. Sir, kaya... bakit ganito? Ikaw, ano ba yung verdict mo? Parang tunog masarap lang. Okay na siya. Pwede na. Okay na. Sa atin. May nagpadala ng picture natin magkasama kumakain. Alan, picture lang yun na kumakain tayong magkasama. And now you're saying na may alam si Maggie? Ibig lang yun sabihin. Ginagawa na ni Valerie lahat para sirain tayo. Ikaw na nagsabi. Sa kanya galing yung picture. Alan, nakikinig ka ba? Hindi si Valerie ang masama dito. Ako, sa mata ng asawa mo at ng mundo, ako ang mali at immoral. Hindi malalaman ni Maggie na may ibang meaning ang picture na yon kung hindi sa'yo nang galing. I had no choice. Eh, gusto ko na rin kumawala sa marriage ko noon pa man. Pwes, kumawala ka kung gusto mo. Pero wag mo akong gamiting dahilan kung gusto mo siyang iwan. Ibig mo sabihin, wala kang nararamdaman ng kahit na anong para sa akin? O, ba't di ka makasagot? Dahil sinabi ko na ang dapat kong sabihin, wala akong pakialam sa samahan ninyong mag-asawa. Pero huwag mo akong isangkot dahil hindi ako papayag. Alan, please leave. Thank you.
Ganito kayo. Hindi na po, Sir Jameson. Hindi naman po talaga kami malakas uminom. Opo. Nako, once you start working, your networking skills is more important than being productive. So drink up. Okay, go muna. Go muna. Go. Ayoko ba? Ayoko ba? Dahan. Ayoko kasi uminom. Kapag din kaya, tama na. Nice! Diba, sisiu lang? Sisiu nga lang po. It's your turn now. Hey! Balikot mo! Sorry, Lasing niya talaga ako. Hindi ko na kaya. Sir Jameson? Pwede ba? Sigasuhin niyo na yan? Oo. Baksukahan pa ako eh! Sorry, sir. Go! Sige po. Sir, sorry. Mauna na po talaga kami, ha? Sorry, sir. Ay, ano ba yan, eh? Joseph, do you know anybody in the office named Stephanie? Yes po, Ama. Si Steffy po. Do you know her? Yes po, Ama. Close ba sila ni Anton? Somehow. Yes po. Mukhang magiging problema sa atin yung babaeng yan. Kasi ginugulo niya ang buhay ng kapatid mo. At di ba dapat si Anton at si Jade ang magkatuluyan? Pero merong solution na pwedeng gawin siya. Mabuti pa nga, Ama. Tingin ko kailangan mo na din kausapin si Anton. Eh ano naman ang sasabihin ko sa kanya na hindi na niya alam? Merong mas effective na solution para dyan. Palalayasin ko sa Gold Quest ang Steffy na yan. No, Ama. Hindi mo dapat ipatanggal si Steffy sa Gold Quest. Ah, talaga? Bakit? Kasi... Paalala lamang, Joseph. Ako ang nagdedesisyon dito, hindi ikaw. Pero, Ama, hindi kasalanan ni Steffy na nagkakagusto sa kanya si Anton. Paano mo nalaman? Dahil ba pati ikaw, nagkakagusto na rin yan sa babaeng yan? Ganun ba? Akala mo ba hindi ko alam na naloloko ka na rin dyan sa Steffy niyan? Kaya dapat lang paalisin na yan sa kumpanya. Kasi malas siya! Salot! Tapos na ang usapan natin. In this kind of neighborhood? I bet your house looks like a pigsty. Ano bang problema mo? Jade. Nawawala ka yata. Hindi dito ang office ni Anton. I know. But I came here for you. Ako? Bakit? I'm informing you that you will be Anton's best man for the wedding. Best man? Bakit ako? Tsaka, alam na ba to ni Anton? Well, advice ni Ama. If for me, I would have chosen any of his classmates from Wharton. Pero... wala akong choice. Ang gusto niya amang masusunod. Plus, you're already doing such an amazing job as his best man. Inilalayo mo si Anton from that ambisyosang girl na pinaproject ang fiancé ko. Jade, hindi mo kilala si Steffy. Nag-name drop ba ako? Steffy? Steffy who? Soon, Joseph. I will be part of your family. So, dapat isa na ako sa mga priorities mo. Right? Sino ba talagang kakampihan mo, Joseph? Yung babaeng yun? Or your future sister-in-law? Bye, Aya. I'm on my way to exterminate some rats.
Thank you po ulit, Miss Steffy. Sure. Can you smell that? Smell what? Amoy... Parang may daga dito. Parang wala naman po. Baka sanay ka lang. So kaya no, gagaling yung amoy. Oh, Steffy! Sa'yo pala galing. Nadadala mo yung amoy nung pinagmulan mo. But don't worry, I have a gift for you. It's a Clive of Christian number 1. A very expensive perfume. Obviously, you wouldn't know. But it's brand new. Para mas matagal mong magamit pang takip dyan sa smell mo. Ma'am Jade, thank you po. Pero hindi ko po kailangan yan. May pabango po ako. Smells cheap. Ito dapat ang gamitin mo. Here. Take it. Hindi na po. No. Take it. Jade, I'm sure it was an accident. I know for a fact na hindi mo gagawa ni Stephanie, itulak ka. I'm officially gonna be your fiancé. Hindi mo man lang ako paniniwalaan. Jade, wala akong kinakampihan. I'm just being fair. Why are you defending Steffy? Okay. Kinausap ko yung secretary ni Ma'am Pia. And according to her, ikaw din sumugod. Opinion niya yon. Hindi yan totoo! Opinions are not facts. Tinulak ako ni Steffy. Sobrang strong nung push niya sa akin. No wonder. Laking kali kasi kaya ang lakas. Pero alam mo kung tutuusin, ikaw ngayon may kasalanan eh. Alam mo kung bakit? Dahil nasa workplace ka ni Steffy. Para saan? Para awayin siya. I was gonna give her something! Sure. Sure, you're that kind of person. Jade, tama na. Paano mo nalaman? Nasagap ko kay Kerwin na nasagap mismo sa secretary ni Ma'am Pia. Ako na naman ang pagchichismisan mo. Okay lang yan. Si Jade lang naman yung kontrabida sa kwento. Ano nga pala nangyari after nadata ni Jade? Wala, umalis na siya pagkatapos na. Oh, diba? Nag-backfire din yung ginawa niya. Alam mo, sana kinuha mo yung pabango niya. Huh? Ako yun, kukunin ko yun. Ikaw talaga? Ayoko nga. Kundi magiging kaamoy ko pa yung mga katulad niya. Hindi pa kaysa binon. Hmm?